What's up mga ka-YouTubers? So ngayong umaga po is magluluto po tayo ng maha blanca. So ang mga kailangan lang nating mga ingredients is gata, tubig at saka cornstarch, gatas, asukal. Yun po yung pinaka main ingredients ng maha blanca. Pero kung sakaling wala po kayong available na gatas, pwede nyo po siyang tanggalin. So ang matitira lang po is gata, cornstarch sa tubig, at asukal. Yun po yung pinaka main na ingredients ng maha blanca. So kung gusto nyo pong lagyan ng twist, o di naman kaya'y dekorasyon yung maha blanca ninyo, pwede nyo siyang haluan ng mais, o di naman kaya'y fruit cocktail. So depende po sa taste ninyo, at depende rin po sa budget ninyo kung magluluto kayo ng maha blanca. So, ang gagawin lamang po natin is, siyempre pakuluan po yung gata. So, let's do it. Tada! So, ilagay lamang po ang ating gata sa kaldero. Yan, ito ang ating sik. Ang gatas. At ang asukal. Tsaka haluin po para matunaw yung asukal. Takpan at hayaang o hintayin kumulo. Sa maha blanca nga pala, kung sakaling wala kayong evaporated milk, pwede kayong gumamit ng powder milk at tunawin nyo lamang siya sa isang basong tubig. So ang measurement po ng ating mga ingredients is sa isang tasang cornstarch, equivalent po niya is, or ang halo niya is, 5 basong liquid at 1 basong asukal. So kung ano po yung ginamit yung pantakal sa cornstarch, yun din po yung gagamitin yung pantakal sa gata, sa gatas, at saka sa asukal. So kahit anong measuring cup po or anong klaseng baso ang gamitin nyo, basta gamit lamang po kayo ng isang size. So hintayin lamang pong kumulo ang ating gata bago ihalo ang cornstarch na tinunaw sa tubig. Yun nga, sabi ko po kung sakaling wala po kayong masyadong budget, ang pinaka main ingredients po ng maha blanca is gata, asukal at cornstarch lamang po. Tapos kung gusto nyo po ng authentic na amoy at taste ng maha blanca, ang pinaka magandang gamitin po is yung fresh coconut milk na ginataan mula sa niyog. May kakaiba po siya kasing aroma compared kapag gumamit ka ng powdered coconut o di naman kaya coconut milk na nasa lata. Ibang-iba po yung lasa ng fresh coconut milk. Kapag kumulo na po yung gata, tanggalin po natin yung takip at slow fire po natin. So, hinaan lamang po ang apoy. Bago po ihalo yung cornstarch, siguraduhin pong tunaw po siya ng mahigi sa tubig.
Tapos, dahan-dahan po natin siyang ihalo. So, habang nilalagay po natin yung cornstarch, haluin po natin ng paikot, ng dahan-dahan. Katulad po nung pagpapaikot dati ng ex nyo sa inyo, dahan-dahan po para hindi nyo ramdam. Ganon din po sa mahablangka. Kasi kapag biglaan nyo pong hinalo kagad yung cornstarch sa may gata, mamumuo-muo po siya at hindi po siya magandang tignan. Kaya dahan-dahan po natin ihalo at dahan-dahanin po natin paikot-ikutin. Ayun. Ayun po. Kanta ko na po yung paglapot ng ating gata. So, ihalo lamang po natin siya. At slow fire po. Kailangan pong dire-diretso yung paghalo ninyo ng mga 3 minuto siguro hanggang 5 minuto. Para ho hindi masunog yung bandang puwetan. Pero kung sakaling gusto nyong mas matigas yung mahablangka ninyo, pwede ninyong gawing 1 and 1/2 yung cornstarch. Pwede nyo rin po siyang tikman in advance kung sakaling kulang yung asukal sa panlasa ninyo. Pwede nyo dagdagan habang mainit-init pa yung ating niluluto. Yung iba naman, ang gamit kasi nila is condensed milk instead of sugar. Sa mga medyo, pero minsan wala kasi tayong budget, kaya asukal lang talaga gagamitin natin at yun yung available na ingredients. 5 minutes later. So after 3 to 5 minutes of mixing, we can mix now the corn or the fruit cocktail. So, halo lamang po natin siya sa ating mixture ng maayos bago natin ilagay sa ating hulmaan. Ilagay sa ating hulmaan, palamigin lamang po natin siya at kusa na po siyang titigas.